Hello, welcome once again dito po sa ating live stream gospel service sa umagang ito ng Tuesday, mapalad na umaga, mapagpalang umaga sa ating pong lahat na nakasubaybay po ng ating live stream sa araw na ito, April 20, 2021. Magandang umaga sa ating pong lahat. Nawa po, bago po tayo mananghalian, mapakinggan po natin ang Ebanghelyo sa araw po na ito na pinamagatan pong Life in the Spirit Part 4. Sa lahat po ng mga taga-subaybay, mga kapatid sa pananampalataya, glory to God, may the God of blessings bless your life, bless your health, ang inyo pong kalusugan at kalakasan ay darating sa inyo habang tayo po ay nasa gitna ng crisis, but God will end up this crisis. Tatapusin ng Diyos ang crisis na ito para sa atin po ng mga nagmamahal sa Kanya at minamahal ng Diyos. Hallelujah! Kaya ito pong ang live stream na ito ay para sa atin pong mga, sa atin pong paglago sa pananampalataya, sapagkat we need to grow in faith, we need to grow in the love of God, we need to grow in the Spirit, to live and walk and speak in the Spirit and sing in the Spirit, worship in the Spirit and pray in the Spirit. That is so essential for you and me in the midst of this crisis. Hallelujah, prayer and meditation and reading the Bible and worshiping God, prayer is so essential to maintain our health perfect. Hallelujah, in the midst of this crisis. Brothers and sisters in the Lord, ito pong pang-apat na episode ng Life in the Spirit Part 4. Nung una po ay pinag-usapan natin ang Life in the Spirit Part 1. Sa Life in the Spirit Part 1 ay pinag-usapan natin yung papaano mabuhay at lumakad sa Espiritu. Sa isa Part 2 po ng Life in the Spirit ay pinag-usapan natin ang renewing of the mind, to have the mind of Christ. Sa Part 3 po, yung ano ang trabaho ng Espiritu Santo sa buhay natin. Ngayon sa Part 4 ay pag-uusapan natin ang the Antichrist, how to know the Antichrist sa buhay po sa ating pong panahon. Si Apostle Paul ay nag-describe po sa atin kung sino ang Antichrist, the son of perdition, the son of wickedness. Yun po yung describe ni Apostle Paul sa Antichrist. Si Apostle Peter ay nag-describe sa Antichrist yung mga buhay sa mundo, false teachers and false prophets. And some describe the Antichrist as an idolatry, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. But tingnan natin po, silipin din po natin, bigyan natin ng pagkakataon and describe how Apostle John the Beloved described the Antichrist. As a people in the Spirit, we must to understand and we must to know the Antichrist. Lalo na sa ating panahon ngayon. Kaya magandang umaga sa ating lahat. Hold on to the teaching of John the Beloved in 1 John chapter, beginning chapter 3 verse 24 and 1 John chapter 4 verse 1 to 6. Tingnan po natin, silipin nating mabuti, mga minamahal at iniibig ko sa Diyos, sa pagitan po ng kapuspusan ng Espiritu Santo, tingnan po natin ng mainam kung ano-ano naman ang describe ni Apostle John the Beloved sa kanya pong pagtingin po dito, how he described the Antichrist. In 1 John chapter 3 verse 24, John the Beloved says, "Now he who keep his commandments abides in him." Ulitin ko po, sabi po niya, "Now he who keeps his commandments abides in him, and he in him. And by this we know that he abides in us by the Spirit whom he has given us." This is Apostle John the Beloved speaking to us by his experience. He is not preaching to us and sharing to us by knowledge, but
by his experience, when the Holy Spirit comes alive in his life. He is not a theologian. Remember this. John the Beloved is not a theologian. He is a follower, a believer of Jesus Christ. He lives and walks in the Spirit of Jesus. In 1 John chapter 4, verse 1 to 6, he says, "Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits." Sabi niya, mga minamahal, wag kayong basta maniwala sa mga espiritu, subalit subukin ninyo ang mga espiritu. Whether they are of God, kung ito'y sa Diyos. Because there are many false prophets have gone out into the world. Sabi niya, subukin ninyo ang mga espiritu, kung ito'y sa Diyos, sapagkat napakaraming mga bulaang mga propeta na lumalaganap sa ating panahon na ito, sa mundo. In verse 2, "By this you know the Spirit of God." Sa pamamagitan nito, makikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. "Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God." Sabi niya, anumang espiritu na nagpapahayag na si Hesukristo ay dumating sa laman, ito ay sa Diyos. Ulitin ko po, sabi niya, sa pamamagitan nito, sa verse 2, ay inyong malalaman ang Espiritu ng Diyos. Ang sino man, sabi niya, na nagpapahayag na si Hesukristo ay dumating sa laman, ito ay sa Diyos. Ang sino man na nagpapahayag na si Hesukristo ay dumating sa laman. Note that word. Mark that word in your spirit. Write this word in your spirit. Hallelujah. Whoever, he says, confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. Verse 3. "And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God." Ang sino mang espiritu na hindi nagpapahayag na si Hesukristo ay dumating sa laman ay hindi mula sa Diyos. And the spirit of Antichrist. And this spirit is the spirit of Antichrist. At ang ganitong espiritu ay Antichristo, which you have heard was coming, na siyang inyong naririnig na dumarating, and is now already in the world, na inyong naririnig na ito'y parating, at ito nga ay narito na sa mundo. Verse 4, "You are of God, little children," he says. Apostle John the Beloved clearly says to us, we are God's little children. "And had overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world." Sabi niya, kayo'y mga maliliit na anak ng Diyos. Kayo ay mga maliliit na anak ng Diyos. Hallelujah. "And had overcome." Ang sabi niya, "and had overcome." Overcome them, because he who is in you is greater than he that is in the world. Sabi niya, sapagkat siya na sumasa inyo, ay dakila kaysa sa kanya na narito sa mundong ito. He is talking about the Antichrist. The Antichrist is small things, because God who is in us is greater. He is the Spirit of Jesus Christ, the Spirit of God that is in us is greater than he that is in the world. Satan is just a small things when the Spirit of God is upon us. In verse 5, "They are of the world." Now look at this. Look at how he described the Antichrist. "They are of the world." Sila'y mga taga-sanglibutan. "Therefore, they spoke as of the world." Sila'y mga taga-sanglibutan. Kaya sila ay nagsasalita patungkol sa mundong ito.
He who knows God, sabi niya, and the world hears them. At ang mundo ay nakikinig sa kanila. Kaya huwag kang magdaka kung bakit napakaraming tagasunod ang mga Antichrist. Huwag kang magdaka kung bakit ang mga bulaang mga propeta, ang mga bulaang mga ngaral ay napakaraming tagasunod kaysa nagsasalita ng katotohanan. Verse 5, ulitin ko po, they are of the world. Look at this, how John the Beloved described the Antichrist. He says, they are of the world. Sila'y mga tagamundo. Therefore, they spoke as of the world. Kaya sila'y magsasalita ng mga salitang mga makamundo. Ang kanilang ipinapahayag ay concerning things in this world. They will speak things in this world, and the people love that kind of gospel, pertaining treasures, pleasures, food, drinkings, and roaming around the city. Things in this world, making rich, magpapayaman, magpapasagana, yan ang kanilang mga ang kanilang bahagi ng kanilang papangangaral, sapagkat sila'y mga taga sa mundo at ang mundo ay nakikinig sa kanila sapagkat sila ay nagpapahayag ng mga bagay patungkol sa mundong ito. They are of the world, verse 5. Look at this, how John the Beloved described the Antichrist. They are of the world, therefore they spoke as of the world. And the world hears them. At ang mundo ay makikinig sa kanila. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit napakaraming makikinig sa mga nagpapahayag na hindi galing sa Diyos. Kaibigan, mga minamahal ko sa Panginoon, dapat po nating malaman na ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ay katotohanan. Hallelujah. Verse 6, we are of God. Verse 6, how John the Beloved describes the people of God. We are of God. Tayo'y para sa Diyos. Tayo'y makadiyos. He who knows God hears us. Ang sino mang nakakakilala sa Diyos ay makinig sa atin. Ito po yung differences ng mga anak ng Diyos at ang mga anak ng kasinungalingan. We are of God. He who knows God hears us. He who is not of God does not hear us. Now, napakalinaw po na sinasabi ni John the Beloved, ang mga anak ng Diyos ay makikinig sa atin, makikinig sa katotohanan, sapagkat mahal nila ang katotohanan, sapagkat ipinanganak sila sa katotohanan. As the Bible says, tayo po ay dinala ng Diyos, tayo isinilang sa katotohanan, kaya mamahalin natin ang katotohanan patungkol sa Diyos. Hahanapin natin ang katotohanan. Sabi niya, he who is not of God does not hear us. By this you know the spirit of truth and the spirit of error. Dito natin makikilala kung sino yung kung ano yung espiritu ng Diyos at ang espiritu ng kamalian. Dito makikilala, mga minamahal, iniibig ko sa Diyos ang espiritu ng Diyos at ang espiritu ng katotohanan against the spirit of Antichrist. This is how John the Beloved described the Antichrist. Ulitin ko po, si Apostle Paul nag-describe sa Antichrist as a son of perdition, a son of wickedness. Peter described the Antichrist as false teachers and false prophets. Yung mga buhay sa mundong ito. Some describe the Antichrist as worshipper of idols, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At nakikita din po natin yun. But John the Beloved described the Antichrist sa ganitong kanyang nakita. Kung paano ipinakita sa kanya ng Diyos. Kung paano ipinahayag sa kanya ng Diyos ang Antichrist. Ang sabi niya, ipupokus po natin dito ang atin pong aral sa umagang ito. Hallelujah! Upang makatulong how to know the Antichrist in our days. Ganito po ang kanyang sinabi. Ang sino man na hindi nagpapahayag na si Hesukristo ay dumating sa laman, sila ay mga Antichristo. Ang hindi nagpapahayag na si Kristo, na si Jesus ay dumating sa laman,
Now, mga minamahal, ito pong kapahayagan ni John the Beloved is different from John chapter 1 verse 14. Ang John chapter 1 verse 14 ay nagpapahayag, ang salita ay nagkatawang tao. At ang salita ay nagkatawang tao ay iba sa sinasabi ng 1 John chapter 4. Nasabi niya, ang sino mang hindi nagpapahayag na si Hesukristo ay dumating sa laman, sila ay mga anti-Kristo. Kaya mga iniibig ko sa Diyos, si Jesus ay dumating nung sa John chapter 1 verse 14. Jesus Christ, clearly a word become flesh. Si Jesus ay nagkatawang tao nung siya'y salita pa, nagkatawang tao sa John chapter 1 verse 14. But in 1 John chapter 4, napakalinaw po na hindi word ang tinutukoy dito ni John, kundi yung Jesus, the fullness of Jesus Christ, which is the Holy Spirit. In chapter 3 verse 24, ang Espiritu Santo na binigay sa atin ng Diyos. Doon po, kung maalala nyo po kaibigan, na sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang aking Espiritu. After the Word become flesh and died on the cross of Calvary and rose again from the dead and ascended to heaven, He sent forth the Holy Spirit to the 120 flesh. The disciples are flesh. Ulitin ko po, yung 120 in the upper room in Acts chapter 2, waiting for the outpouring of the Spirit of Jesus. I will repeat it again. The 120 disciples are flesh. They are waiting of the coming of the outpouring of the Holy Spirit in that day of Pentecost. And the Spirit of Jesus Christ, the Spirit of sonship, through the Holy Spirit, come in that day of Pentecost, when they become a praying people, when the 120 separate themselves from the feast of Pentecost, they separate themselves from the feast of Pentecost. They did not cooperate with the traditional Pentecost, but they celebrate the Pentecost day in prayer and fasting, waiting to the outpouring of the Spirit of Jesus Christ. They are flesh. Ito yung tinutukoy ni Juan, na sabi niya, si Hesukristo ay dumating sa laman. You and I are flesh. Ikaw at ako ay laman. At kailangan nating maranasan ng Espiritu Santo. Yun po ang tinutukoy ni John, na si Hesukristo ay dumating sa laman. At ang sino mang hindi magpapahayag na si Hesukristo ay dumating sa laman ay Antichrist. This is how John the Beloved clearly described the Antichrist. Hallelujah, that we should know and learn how to acknowledge them, how to discern them. Nakikita po natin na si Hesukristo, ang kanyang Espiritu sa araw ng Pentecost ay dumating sa 120 flesh, the flesh of the disciples. And Jesus come, hallelujah, by the Holy Spirit into the life of the disciples. And the disciples, hallelujah, yes, increasing in knowledge and wisdom, imparting the Holy Spirit to those who believe Jesus Christ, to those who believe in Jesus Christ, to those who receive Jesus Christ according to the gospel of the apostles. Ang sino man na tumatanggap kay Hesukristo sa pamagitan ng ebanghelyo na ibinabahagi ng mga disciples ay nakakaranas din ng pagtanggap ng Espiritu Santo sa kanilang buhay, at sila'y nagpapahayag na naranasan nila si Kristo. At ipinapahayag nila maging sa mga himala na kanilang ginawa. They declare always Jesus Christ. Remember how Peter and John, hallelujah, declare Jesus Christ, do the miracles at the gate of Beautiful.
The beautiful gate. Doon po sa templo nang sila pumunta doon. Remember how John the Beloved and Apostle Peter worked miracle, but Apostle Peter did not acknowledge himself but acknowledged Jesus. Clearly, Apostle Peter and John says, this miracle done by Jesus Christ, whom you crucified. Kaya napakalinaw po, kaibigan, na sa ating pong buhay ngayon, ipahayag mo sa iyong laman na kasama mo si Kristo. Dapat makita sa iyo, manifestation of Jesus Christ in your mouth, in your thought, sa iyong isipan, dapat si Jesus dyan ang nangunguna, sapagkat sinabi po ni Apostle Paul that we can have the mind of Christ, and if we have the mind of Christ, everything we shall do it to the Lord. Sapagkat malinaw po ang sabi ni Kristo, kung wala ako, wala kayong magagawa. Mga minamahal, sa huling panahon, kailangan po nating ipahayag lagi si Jesus sa ating laman. Sa laman na ito, upang hindi mabuhay ang laman doon sa kasalanan. Sapagkat ang sinumang hindi magpapahayag kay Kristo sa laman ay Antichrist, even though you believe in Jesus Christ, but if you deny Jesus in the flesh, if you deny Jesus in your flesh, if you deny Jesus in your life, in your walk of life, if you deny Jesus Christ in your mind, if you deny Jesus in your mouth, if you deny Jesus in your heart, and believing Him, you become an Antichrist, beloved, and hallelujah in Christ. So, para maingatan po natin ang ating pong buhay, bilang mga tagasunod ng Panginoon, beware na hindi mo may pamumuhay ang Kristo, sapagkat si Kristo lamang ang tagapagligtas natin. Ang iglesia ay ililigtas, hindi ang iglesia ang tagapagligtas. Kaya huwag kayong magpapaluko sa mga taong nanluluko lamang. Huwag kayong magpapadaya sa mga maraming mga bulaang mga ngaral na sinasabi nila sila yung tagapagligtas. Jesus is the Savior and there is none. Only Jesus, when we come to Jesus and live and walk in Jesus under the power of His Spirit, under the power and the anointing of the Holy Spirit, we shall be saved because Jesus is our Savior. So brothers and sisters in the Lord, this is an awesome truth, sapagkat ang sinumang mamumuhay sa katotohanan, ang sinumang namumuhay sa katotohanan ay mga anak ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay totoo. Kaya mga iniibig ko sa Diyos, kailangan po nating malaman ito upang maka-aware tayo sa buhay na hindi nagpapahayag si Kristo sa laman. If we will deny Jesus in our flesh, we become an Antichrist, even though we believe. Kaya upang hindi po tayo mapapahamak, ipamuhay po natin si Jesus. As Jesus said, if you abide in me and my word abide in you, you shall ask anything. Now look at this. If you abide in me and my word abide in you. Napakalinaw po ang sabi ng Panginoon na kung tayo ay manahan sa Kanya at ang Kanyang salita ay manahan sa atin, hihingin natin ang lahat ng ating maibigan at Kanyang ibibigay sa atin upang maging ganap ang ating kasiyahan. Kaibigan, mga minamahal ko sa Diyos, hallelujah, can I give a short example for this? When I began to believe in Jesus Christ, doon sa unang mga taon na ako'y nabubuhay na makilala ko ang Panginoon, hati po ang aking paglilingkod sa Diyos. One side of my flesh is working with the world, and one side of my flesh is working with the Lord. Subalit hindi pala dapat mangyari yon. Kaya nung dumating sa akin ang paglago, ipinakita sa akin ang Panginoon ng 100% walk under the power of the Holy Ghost, under the power of His Word, hanggang sa magkaroon tayo ng kaisipan ng ating Panginoon, sapagkat sa kaisipan lamang ni Kristo ay walang darating na negative thoughts, walang darating na negative imagination of the heart. Pawang kagandahang loob ang iyong mararanasan, sapagkat ang Diyos
ay mapagmahal. Pawang pangunawa at higit na pangunawa ang darating sa atin kapag tayo ay nagpapahayag, hallelujah, na si Kristo ay nasa atin. Ikaw at ako ang laman. Sabi po ng 1 John chapter 4, ang sino mang nagpapahayag na si Kristo ay dumating sa laman. Remember this word. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay dumating sa laman. You are flesh and I am flesh, and Jesus Christ come to you and Jesus Christ come to me. Whoever believes in Jesus Christ and receive the Holy Spirit, if you will desire the Holy Spirit and invite Him with a royal invitation, the Holy Spirit will come because He is a royal spirit of God. He is a royal spirit of Jesus Christ and He needs your royal invitation. Nang ibig pong sabihin, kaibigan, kung iyo pong anyayahan ng Espiritu Santo, anyayahan mo siya ng buong katotohanan sa puso mo. You must be a praying people as the disciples. Hallelujah, as what the disciples did. Kung paano ang disciples nung malaman nila na ibubuhos ang Espiritu Santo, kanila nagiging prayerful sila po. Nagiging praying people sila doon sa upper room. At kanilang isiniseparate ang kanilang sarili doon sa piyesta ng tradisyon ng Pentecost. Glory to God. At naranasan nila na sa lahat ng mga panahon sila na nanalangin, they prepared themselves to receive the Holy Spirit. At tinatawag ko po yung royal invitation, royal preparation of the heart, nang ibig sabihin sincere na pagpaanyaya ng Espiritu Santo sa buhay natin. Kailangan po nating anyayahan ng totoo sa puso natin ng Espiritu Santo, mga minamahal. That is your royal invitation of the word of the Spirit of the Lord, and the royal Spirit, which is the true Spirit of Jesus Christ, will enter into your life, and you will begin to acknowledge Him in your flesh. Hallelujah! Glory to Him! Glory to God! Glory to Christ Jesus, our Lord, our Savior. And you shall believe in the name of Jesus Christ. You will never, hallelujah, reject His word. You shall love His word and embrace His truth. And when you embrace His truth, makikilala mo ang mga taong hindi nagpapahayag ng katotohanan ni Kristo. Ulitin ko po ang sabi ni John the Beloved in verse 5 ng 1 John. Papaano makilala ang mga antikristo? Sabi niya, hindi sila nagpapahayag na si Jesucristo ay dumating sa laman. E dinideny nila si Kristo sa laman. Nandito lamang si Kristo sa kanila. Hindi nila ipinapahayag sa way of life nila. Hindi nila ipinapahayag sa way of the way how they speak. Sapagkat ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 5, they are of the world. Therefore they spoke as of the world. Now tingnan niyo po how John the Beloved described the Antichrist. Sila'y mga taga-sanglibutan at sila'y magsasalita concerning things in this world. Yun ang kanilang pagtitibayin sa mga puso ng mga taong nakikinig sa kanila. But you, as a believers of Christ, hallelujah, ikaw na nagpapahayag na si Kristo ay nasa iyo, hahanapin mo palagi, kauuhawan mo palagi ang totoong mga salita ng Diyos. Hango sa salita ng Diyos. Kaya mga minamahal, din ibig ko sa Diyos, kapag ipinapahayag mo si Jesus na nasa iyo, kasama mo sa buhay mo, kaibigan, malinaw mong maiintindihan ang mga aral kung ito ay galing lamang sa tao o galing mismo sa Diyos, sapagkat ang pananampalataya, hallelujah, ay nagmula sa mga salita ng Diyos, hindi galing sa mga salita ng tao, hindi galing sa intellect ng tao, hindi galing sa mga reason lamang at filosofiya ng tao. Ang pananampalataya ay nagmula sa salita ng Diyos. Hallelujah, mga minamahal ko sa Diyos. Napakalinaw po. Kaya huwag po tayong magbabatay sa ating pananampalataya sa mga convenience, sa mga
Arminians, sa mga Tertullians, sa mga Wesleyans, they are not your Savior. Jesus Christ is your Savior. Malinaw po, kaibigan, kung Arminians ka, kung Calvinians ka, kung ikaw ay Tertullians, kung ikaw ay Wesleyans, ang kaligtasan ay wala sa kanila. They are just a theologian. Sila po ay mga nagbabasa lamang ng mga teori, nagbibigay ng teori, but Jesus Christ is the truth. Wala sa kanila ang kaligtasan, although natututo tayo sa kanila. But forget them. Always remember that Jesus is your Savior. We cannot receive salvation by theory. We receive salvation by truth. Glory to God. We always speak about Jesus and the Holy Spirit, for salvation rely on them. Our salvation depends on them. Our salvation depends on Jesus. Our salvation depends on the Holy Spirit. Our salvation never depends on the theologian or the theory. Our salvation depends on truth. And Jesus is the truth. And the Spirit is the truth. Kaya mga iniibig ko sa Diyos, hallelujah, na kahit na nakakatulong sila sa atin, but forget them. Our salvation did not depend on them. We depend on Christ, and Christ is the truth. Hallelujah, glory to God. Jesus Christ said, if you remain in me, then you shall know the truth, and the truth shall set you free. God bless us all. This is a life in the Spirit. Kaya dapat po nating ipamumuhay ang pangunguna ng Espiritu Santo. Remember the word of Apostle Paul in Romans chapter 8 verse 14. Ang sino man na pangungunahan ng Espiritu Santo, sila'y mga anak ng Diyos. Hallelujah! Kung pinangungunahan tayo ng ating intellect about Christ, kung pinangungunahan lang tayo ng ating knowledge about Christ, then you are not sons of God. You have all the knowledge about God, but hallelujah, glory to God, but only the Holy Spirit, the Spirit of sonship, the Spirit of adoption, the Spirit of Christ. If this kind of Spirit leads you, if this kind of Spirit guides you, then you are child of God, then we are children of God. Hallelujah! Sapagkat siya lang ang magpatutuo na ikaw ay anak ng Diyos. Your knowledge about Christ will never testify that you are the child of God, that you are the sons and daughters of God. Only the Holy Spirit will testify to the Father that we are children of God. So believe of the Spirit. Have the life of the Spirit. Acknowledge the Spirit of Jesus in your flesh. The way you live, the way you think, the way you speak, we must to acknowledge the Spirit of the Lord. Glory to God. Hallelujah. Blessed is the name of the Lord. Blessed is the power of the Holy Spirit. Blessed is the guidance of the Holy Spirit. Glory to Him and glory, hallelujah, to the Father. Glory to the Son of God. Glory to the Holy Spirit. Hallelujah. He is so awesome. He is wonderful. My salvation depends on Him alone. Hallelujah. Kaya mga iniibig ko sa Diyos, kailangan bukas ang puso natin, bukas ang diwa natin sa Espiritu Santo upang atin pong upang pong ang kasalanan ay hindi mananahan sa atin. And we can have a good example to the hearers. Tayo mga preachers, tayo mga mangangaral, dapat nating ipakita ang magandang halimbawa natin sa ating pong mga nakikinig sa atin. Hindi lamang na ikaw ay magsalita, okay na. No, show your good example to your listeners. Show your good example to the congregation, as Apostle Paul said. Gayahin natin ang halimbawa ni Apostle Paul, how he walked with Christ, how he lived in Christ. Kaya sabi ni Apostle Paul, ipinagbata ko kayo sa panalangin, ipinagbata ko kayo sa Panginoon para makita sa inyo si Jesus. Ano pong ibig sabihin? Sa lifestyle natin, sa buhay natin, makita si Jesus sa atin. Hindi yung pagiging makamundo natin. We preach the gospel and we live in the world. We preach the gospel and we live in the world. It's nothing, it's useless.
We preach the gospel, we share the gospel, and we live in the gospel. We walk in the gospel, we breathe in the gospel. Our breath is the gospel of Jesus Christ, our way of life. Hallelujah, our sustaining power is the Spirit of the Lord. Hallelujah, in this crisis, glory to God. Hallelujah, if we have the power of the Holy Spirit, we will never be a victim of COVID-19. We will never be a victim, but we are a victors. Listen carefully. If we walk in the Spirit, the darkness has no power over us. If we acknowledge Jesus in the flesh, hallelujah, glory to God. You can never be a victim of crisis. You can never be a victim, hallelujah, of every calamity. You can never be a victim of sickness and diseases. Maaring sipunin ka, pero mamaya-maya wala na. I experienced it many times. Minsan inuubo ako, pero mamaya-maya wala na. When I pray in the Spirit and live in the Spirit and walk in the Spirit, ang ubo nawawala kagad. Minsan, napapagod din ako. Pero kapag pumasok na ako sa Espiritu at nananalangin sa Espiritu, ang pagod, ang bilis mawala. Glory to God. That is my experience. Hallelujah. Hindi po ako nagsasalita sa inyo na hindi ko naranasan. Sapagkat kung ako'y magpapahayag na hindi ko naranasan, ang aking ipinapahayag ay pawang kaalaman lamang. But I'm sharing to you what I experienced in the Lord. As Apostle Paul, hallelujah, he has a wonderful experience in the Lord. So he preached unto us, his life in Christ Jesus. Kaya sinabi niya, imitate me as I imitate Christ. So brothers and sisters in the Lord, declare Jesus Christ in your flesh. Declare Jesus Christ in your flesh. And you can never be a victim, but you, hallelujah, a victors. You can always be received, you can always experience a victorious life if we walk in the Spirit and not in the flesh. Glory to God. Sapagkat the flesh and blood profits nothing, says Jesus. In John chapter 6 verse 63, ang laman at dugo ay walang pakinabang. Subalit sa Espiritu, hallelujah, you will experience great things. Amen. Believe in the Lord. For the word, because faith comes from the word of God. Faith never comes alone. It comes with the word of God. Faith depends on the word of God. Therefore Apostle Paul said in Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing the word of God. Faith never travels alone, but faith comes by the word of God. Listen carefully. Read your Bible and let your ears listen to this. Listen to it. Kaya pag nagbabasa ka ng Biblia, lakasan mo para marinig ng tainga mo at magririma sa puso mo at magiging living word sa buhay mo. And when you speak it, glory to God, logos come out from your mouth. It will super powerful. The word of God becomes powerful. When the word of God, hallelujah, magiging rima sa puso mo, the written word becomes a rima word in your heart, hallelujah, and becomes a living word when you live through it. And then when you speak it, the devil will run. How many times I experienced in front with the devil? Glory to God, but the devil cannot stand against the word of God when it becomes, hallelujah, a living word in your mouth and a living word in your flesh and a rhema word in your heart. Glory to God. Hallelujah. Kaya mga minamahal ng ibig sa Diyos, mga minamahal ng Diyos, mga iniibig ng Diyos. Now I will pray for you. Sa inyong mga karamdaman, kayo may sa inyong mga tahanan, mananalangin po tayo. Glory to God in the Spirit. Hallelujah. In the Spirit of the Lord, I will pray for your sickness. Kung kayo may mga may nararamdaman sa inyong mga katawan, may nararamdaman kayo sa inyong mga puso, now is the right time to pray. To cast out that sickness.
to rebuke that sickness by the power of the Holy Spirit given to the church. If we are the church, the fire of the Holy Spirit, hallelujah, comes down from heaven and will destroy that sickness in your body. Now, if you believe in Jesus, glory to God. We will pray, and we also declare that this crisis shall end up by the power of the promise of the Lord, by the power of God's word. Now, if you are ready now to receive prayer, I will pray. Glory be to God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you have given us authority over sickness, that you have given us authority over the power of darkness, that you have given us authority over all depression and bitterness that comes in the lives of the people because of this lockdown and lockdowns. The system of the world brings depression and sorrows and troubles in the mind and in the hearts of the people, Father God. But you have given us the authority to trample snakes and scorpions. You have given us authority. Whatever we bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever we loose on earth shall be loose in your kingdom in heaven. So God, hallelujah, every sickness, depression, sorrows, troubles in the heart, bitterness, oppression, I rebuke in the name of Jesus Christ. Get out from the mind, from the life, from the heart of the people of God, from the people of God in Jesus' name. Get out, I rebuke you, Satan. Take up your hand against the people of God. Your lying wonders is not worthy for us, but the miracles of God only. Hallelujah. Hallelujah. We welcome your power, Father God, in the mighty name of Jesus. And I also rebuke sickness, hallelujah, diseases in the name of Jesus. Akin pong sinasaway sa inyong mga katawan, kayong mga nakarinig ngayon sa live stream gospel, hallelujah, sa oras na ito, anumang uri ng karamdaman, arthritis, rheuma, yes, skin disease, skin allergy, in the mighty name of Jesus Christ, I rebuke in Jesus' name. Akin pinawalang bisa ang anumang uri ng karamdaman sa inyong balat, maging sa inyong mga, kung sino mang may UTI, sino mang may breast cancers right now, I rebuke that evil of breast cancers, I rebuke that evil of stigmatism, I rebuke that evil of sore throat in the name of Jesus Christ. I rebuke that evil, hallelujah, of headache and migraine. I rebuke that migraine in the mighty name of Jesus Christ. I rebuke, hallelujah, yes, oh Father God, liver disease in the name of Jesus Christ, I rebuke it. Oh, glory to God, there is power in the name of Jesus. By the power of the stripe of the Lord, by the power of the blood of Jesus Christ, receive your miracle right now. Hallelujah, those who have diabetes, those who have a problem of diabetes, in the mighty name of Jesus Christ, I cast out that, hallelujah, that evil of diabetes, in Jesus' mighty name. Oh, glory to God, there is power in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Receive your miracle in the name of Jesus Christ. Not by my name, but the name of Jesus. And by the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Receive your miracle. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan. Hallelujah. And I pray, Lord, with the agreement of your people, I pray, Lord, that this crisis will end up. This crisis will end up one of this month in the name of Jesus Christ. One of this day, this crisis will end up because you have promised to shorten all the days of calamity, all the days of troubles, all the days of tribulation for your elect people, for your chosen people whom you love with all your heart. Hallelujah. The people who loves you and embrace your truth. God, remember your promise. Because you are so faithful with your promise, with your word. Thank you, Father God, and God bless the day of your children. God bless the day of your believers, of those who believe in you in the name of Jesus Christ. Those who trust in you by the power of the Holy Spirit and walk in the Spirit.
Glory to your name. God bless the people of God. Hallelujah, who has the word of God in their heart. The power of the Lord Most High shall be with you all. Listen to this hallelujah symphony of love. As we end up this service, the gospel service. At nawa po, tandaan po natin ang tinuro po sa atin ni Apostle John, how he described the Antichrist. He says, ang sino man na nagpapahayag na si Kristo ay hindi dumating sa laman, ay sila ang mga Antichristo. Nang ibig pong sabihin, hindi pinamumuhay si Kristo. They just believe that Jesus Christ is the Savior and denying Jesus in their life living, in the way of their life. Kaya kaibigan, mga minamahal ko sa Panginoon, believe in Jesus Christ and walk with Christ. Walk, allow Jesus and His Spirit to guide you every day of your life. Behold the example of Enoch. If we want to be caught up on the air and be with Jesus forever, if we want to be, hallelujah, with Jesus in His kingdom, look at the example of Enoch. Look at the example of Elijah. How they live in Christ. How they live in the Spirit of God. So brothers and sisters in the Lord, take this message with you. Walk in the Spirit. Live in the Spirit. Think with the mind of Jesus. Do not entertain evil thoughts, negative thoughts in your mind. Always meditate the Word of God in your mind to battle against the mind. Hallelujah! Have a good fight of your faith and walk in the guidance of the Holy Ghost. Have a life in the Spirit. Have a faith in the Spirit. Have word in the Spirit. Have your prayer in the Spirit and worship God in spirit and in truth. Flesh profit nothing. I love you with the love of the Lord. Blessed is His wonderful name. With the symphony of love. Bless you people of God out there. God bless you. And abangan po natin muli ang Life in the Spirit Part 5. Alive with prayer. A powerful prayer. Glory to God. Hallelujah. Marami pong salamat sa ating lahat at pagpalain kayo ng Diyos. Mabuhay kayo ayon sa pagpapala at mga pangako ng Diyos sa inyo. Pagpalain ng Diyos ang inyong mga hanap buhay. Pagpalain nawa ng Diyos ang inyong mga negosyo. Pagpalain nawa ng Diyos ang inyong mga trabaho. Pagpalain ng Diyos ang inyong mga pinagkakakitaan. Higit sa lahat ang inyong kalusugan. Ingatan kayo ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang mga pangako. Maging tapat kayo sa Diyos hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Malapit at malapit na ang muling pagbabalik ng Panginoon. All the signs of the coming of Jesus Christ is now happening in our days today. Kaya mga iniibig ko sa ating Panginoon, lagi kayong manalig at manampalataya sa Panginoon. Huwag niyong ihiwalay ang inyong mga sarili sa mga salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang dalhin tayo sa Panginoon. Mapalad yaong mga sumampalataya sa anak ng Diyos. Mapalad yaong pinanahana ng Espiritu Santo. Mapalad yaong napupuno ng Espiritu Santo. As the Bible said in Psalms chapter 1, the Bible clearly says in Psalms chapter 1, blessed is the man who walk not under the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sit at the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord. The law of the Lord, not the law of Moses. Book of Psalms clearly says the law of the Lord, not the law of Moses. Blessed is the man who walk not under the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners,
nor sit at the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he that meditate it day and night, he that meditate it day and night, hallelujah, and he shall be like a tree planted in the rivers of water. He shall be like a tree planted in the rivers of water. Hallelujah. And his leaf also shall not wither. Look at this wonderful miracles will happen to you if you delight yourselves in the law of the Lord, not in the law of Moses. Glory to God. And a wonderful thing says the book of Psalms, chapter 1-6, the word of God says, and whatsoever he does shall prosper. Glory to God. Hallelujah. And in the continuation says, the ungodly are not so. The ungodly are not so, but are like chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment. Listen to this. The ungodly shall not stand in the judgment. Kaya kung ayaw mong humarap sa hukuman ni Kristo, ikaw ay ungodly. The ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Hallelujah. In the judgment seat of Christ, the ungodly shall not stand before Christ. Kaya ang mga matuwid lamang ang humaharap, walang takot na haharap sa judgment seat of Christ, because, hallelujah, alam mo na ang hatol sa iyo ni Kristo ay enter into the kingdom of my Father. Hallelujah. Napakalinaw po. The ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous, because God knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Hallelujah. Glory to God. So, brothers and sisters in the Lord, walk humbly under the anointing of the Holy Ghost and declare Jesus in your flesh. Declare Jesus. Show to the world that Jesus is in you. Let the world hear your voice, that in your mouth there is Christ, in your mouth there is Word of God in your lips. Hallelujah. Blessed is the name of Jesus Christ in your life. Kaya ang pagpapala ng Diyos ay suma sa inyong lahat. Hallelujah. Thank God. Listen to this supar. Listen to the trumpet sound as you heard it in this live stream. The sound of the trumpet shall come. Hallelujah! Mapagpalang araw sa lahat. Minsan pa ay nananabik ang puso natin, lalo na ang puso ko na mapakinggan the last sound of the trumpet. See you in heaven, brothers and sisters in the Lord. See you at the coming of the great one. The name Jesus Christ, the name above every name. The name above all name. The King of Kings and the Kings of Glory and the King of Glory. Hallelujah. At the last sound of the trumpet, he will appear once again to meet us on the cloud. And after at the cloud, he will bring us to his kingdom in heaven. See you there at the last sound of the trumpet. God bless us all. Bye-bye and bye-bye. See you at the fifth part of this life in the Spirit. Have a joy in the Spirit in serving the Lord. May happiness and gladness be yours. In Jesus' name, amen. Bye-bye. God bless us all. Amen.